Tayo ngayon ay nandito na sa malapit na tayo sa last quarter ng 2024. Makikita natin na napakabilis na panahon. Mamaya ay ang natapos na yung buwan. At kung ako ay high school, elementary, ang isang taon ay napakabagal. Napakatagal, di po ba? Pero ngayon, malapit na, ber-ber na, malapit na ang Pasko. Right? Malapit na ang Pasko. At, kuhaan mo ko patayo. Patayo yung camera sa akin. Na tayo ay, ano gina-expect natin? Ako na. Natin? Kami na, ma'am. Doon, maraming bindol doon, bindol dito. Itong lahat, okay, ay nagbabadya na hindi na tayo magtatagal sa mundong ito. And we are living with uncertainty. Okay? Uncertainty is all around us and it is widespread. It is so unpredictable whether it is pandemic, whether it's financial crisis, whether it's economy or finances or health or relationship. Walk natin, as humans, natatakot tayo. May mga insecurities din tayo. Aminin natin, may mga insecurities tayo. We want to feel safe and in control of our lives and well-being. Fear and uncertainty may make you feel stressed. Kapag ka tayo may fear, meron tayong uncertainty, natatakot tayo, nai-stress tayo, na-anxious tayo. May mga problema tayo sa buhay, nagiging anxious, mayroong anxiety, tapos namatayan tayo, nandun din yung stress at saka anxiety. May mga, yung titingnan natin, it may drain you, no? And put you in a downward cycle. Pero, regardless of what is happening, did we grow in your faith? Did we grow in our faith? Lumago ba tayo sa ating pananampalataya? Tayo ba ay lumago sa ating pagtitiwala o commitment sa ating Panginoon? Sa ating relasyon sa Kanya? And looking in our present situation, ano kaya ito, mga kapatid? Sabi sa Luke 21, verse 28, when you see these things, lift up your heads for your redemption draweth nigh. Mga kapatid, hindi magtatagal ang ating Panginoon. Nakikita na natin ang palatandaan. Yung nangyayari sa Vatican, yung mga yung mga ganon, nandun na, yung New World Order, unti-unti na yan. Kaya mga kapatid, eto yung pag-aaralan natin na paano tayo mahanda sa ating habang tayo ay naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Ito bang ating ginagawa, mga kapatid, nakakapagpatibay dito sa ating pananampalataya? Ngayong umaga, tatlong punto ang dadaling ko sa inyo. Ang sabi sa Colossians 2 verse 7, let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Mga kapatid, rooted. Tayo ay ano? Alam po daw sa SSD. Meron malaking puno dun, ma'am, ng mangga. Sipsipin yun eh. Masarap. Masarap yung mangga na yun. Napakayabong for so many years. Talagang napakayabong niya at talagang maraming bunga. Isang araw na bumagyo doon sa Cavite, no, malakas na bagyo, tumumba ang laking puno niya. Nung tingnan nila, yung kanyang puno, punong-puno ng anay, at talagang kinain pala yung ano, ugat. Yung kanyang mga ugat at ang kanyang puno. Alam nyo, tayo sa mga halaman o sa halaman natin, sa mga trees natin, you can see a tree na napakayabong. Matetest mo lang yun kapag ka ay ano na, may bagyo, may mga pagsubok, ganun din tayo, no? Medyo napakasigla natin, pero dumating lang ang unting salita na hindi maganda, natumba na tayo. Nakakababait, hindi pala yun. Kaya nga, tinatawanan nyo na lang ang kanyang problema. Dapat we are rooted, mag-grow
pahakyaw tayo deeper. Hindi yung pahakyaw lang. Kasi pag pahakyaw, dumating ang bagyo, mahihirapan tayo. Diba? Mahihirapan, madali tayo matomba, madali tayo mainis, madali tayo matiso. Alam nyo? Kaya dapat dito sabi, then your faith will grow strong in the truth you were taught. And ang sabi dito, you will be overflowing with thankfulness. Growing deeper. Nalaliman natin ang ating ano, ang ating pagkaugat. So ito yung pag-aaralan natin na 3 points. Number 1 is rooted in the Word of God. Alam nyo, sabi sa mga, alam nyo namin yan. Alam, palagi na lang po yan, Bible study. O kaya, reading the Bible. Mga kapatid ko, babalik talaga tayo sa basic. Right? Bible study, prayer, kasama yan para tayo ay lumabo sa pananampalataya. Ang sabi sa atin dito, we must be rooted in the Word of God. Psalms 119:105, memorize niyo ba yan? Yes. Thy word is a light. Word is a light unto my path. And a light unto my path. Your word is a lamp. Ito ang salita ng Panginoon. Siyang ilawan sa ating ano po? Sa ating mga paaliwanag, sa ating landas. How many of you are spending time to read your Bible? Alam nyo, mga kababaihan, marami kayong mga kalaban. Ano ba, ma'am? Maraming kalaban. Cellphone. Facebook. Diba? Facebook. Hindi tayo nakakapag-worship. Kuminsan, late na tayo. Nauna pa natin. Mga kapatid, ang sabi sa atin dito, this is, kailangan natin bigyan natin ang Panginoon. Ang pagbabasa ng Biblia. At hindi lamang yung pagbabasa, kundi yung binabasa natin, isa sa kabuhayan natin. Amen? Parang wala tayong special na binabasa. So, mahalaga ito sa ating ang kabuhayan. Sa cellphone. Kapagka kayo ay nalulungkot, punta kayo saan? Sa Bible. Siya ang comforter natin. Pag tayo ay namang problema, punta rin tayo sa Bible. Siya rin ang nagbibigay ng solusyon sa ating problema. Kapagka tayo ay namatayan, may comfort din ay bibigay. Maraming magagawa ng banal na kasulatan sa ating buhay. At ang banal na kasulatan, kapag ito ay binasa natin, magbibigay ito ng wisdom sa ating buhay. Alam niyo ba kung ano yung bibig sabihin ng wisdom? Wisdom means to know devotional right and wrong. Ang alaman natin kung ano ang difference ng mali at saka ano po, ng tama. So ang sabi sa atin, the passages of the Bible are full of wisdom, teaching us kung ano ang in-expect ng Diyos para sa atin bilang kanyang mga anak. Ang sabi sa atin sa banal na kasulatan, ang mga Israelites, di ba, pinagtubayan sila ng Panginoon. Sila ay naglakbay sa ilang, meron silang libring sa yung kanilang mga chinelas, hindi naman sa mga sandals, hindi na pudpud. No? Tayo bumibili palagi kasi napupudpud eh. Naalala ko nun eh. Eh kasi maganda pa yung gusto natin, maganda, mura. Pagkatapos ako naranasan ko na naputol, inalis ko na lang pareho. No? Pero ang ano dito, yung mga Israelites hindi napupudpud. In the night, they have pillar of fire, pillar of fire. And in sa araw, ano meron sila? Clouds. Clouds. Ano sila, hindi sila nabuto kasi araw-araw may mana na ano, binibigay ng Panginoon. Alam niyo ba yung mana? Mana. Mana yung nakalagay po. Hindi lamang po yung pagkain. May dapat meron tayong morning mana. Morning mana. Araw-araw, mag-morning mana tayo. Consecrate yourself to God in the morning. Do this your very first prayer. Mga kapatid, alam nyo, kapag ka tayo pagkagising natin, inuna natin ang ating Panginoon, yung ating maghapon ay maganda. Napakaganda ng ating ano, ng ating araw. Magasa ng maghapon. Pero kapag ka hindi kayo naka-worship, maraming problema tuloy-tuloy. So napakahalaga nito. Ang salita ng Diyos ay dapat palagi tayong magbabasa, isa kabuhayan natin ito, at God was with them then, di ba, nandun sila sa kanilang journey, tayo din. So today, God will provide for all of us. Ipo-provide din tayo ng ating Panginoon.
it brings comfort. Di ba napakaganda, nagbibigyan tayo ng comfort ng ating Panginoon. Alam ko mga kababaihan ay maraming problema. Minsan may problema sa finances. Ang sabi ko, ano ko, gusto ka na? Ma'am, meron ako ano yan, sakit sa... Saan sakit mo? Sa bulsa po. May mga pinasa sa... that those who read carefully the Bible, base the Word of God, ayun ang mga wisest na mga kababaihan. Kasi alam nila, between right and wrong. Sabi sa Maranatha, page 94, none of those who fortified the minds with the truths of the Bible will stand in the final conflict. Yung gamang nagsipag-aral ng buong sikap ng banal na kasulatan, silang makatatayo sa garating na kababagatan. Siya, sabi sa atin, shall I obey God? Planted ba ako? Rooted ba ako sa salita ng ating Panginoon? So yun ang first. Are we rooted on God's immutable word? And they will feel fortified. Mga kapatid, we must be rooted. Number two, rooted.